Bakasyon noon na nagkayayaan kaming magkakabarkada na magbakasyon sa isang probinsya nila. Di umano, ang bahay na iyon ay pinamamahayan na ng mga nilalang dahil matagal na itong naabanto na. Ang kwento ng kaibigan ko, kahit noon pa may meron na raw nagpaparamdam sa bahay na iyon. Noong nabubuhay pa ang kanyang mga lolo at lola, iniiwasan daw magbakasyon doon ng kanyang mga magulang dahil sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Nagplano kami ng araw kung kailan kami pupunta doon at ipinangakong hindi namin sasabihin na doon kami pupunta. Lalong-lalo na sa mga magulang ng kaibigan ko. Pangalanan na lang natin ang kaibigan kong Dennis. Lima kami noon na nagkasundong pumunta sa abandonadong bahay at nagdesisyon na magbakasyon ng apat na araw doon. Nung nakarating kami sa lugar na iyon, mapapansin mo na napaka-creepy na talaga ng lugar dahil ito ay napabayaan na. Matataas na ang mga talahib, mga buradong pintura sa labas ng bahay at yung nakakapangilabot na pakiramdam mula sa labas. Walang ibang bahay doon kundi ang malaking abandonadong bahay na iyon. Nakatingin lamang kami sa labas at parang gusto nang umatras ang iba sa amin. Pero nahihiya lamang sabihin dahil siguro natatakot na makantsawa na duwag. Itinuloy namin ang balak na doon na magpalipas ng ilang araw. Para sa akin ay exciting ito dahil puro sa palabas lamang sa sine at telebisyon ko lamang nakikita ang mga multo at aswang. Maayos naman ang loob ng bahay. Maaalikabok nga lang ang mga gamit at mga luma na. Pero pwedeng pwede pa itong tirahan. Kaya nagdesisyon kaming maglinis muna sa isang kwarto kung saan kami matutulog. May lima na kwarto ang bahay at dalawang palapag ito. Nagsimula na ding maglinis yung dalawang kaibigan namin na si Jesse at Levi sa kusina. Pagkatapos naming maglinis ay nagkasundo kaming pumunta lahat sa talipapa para mamili ng mga kakailanganin namin sa aming bakasyon. Nagkanya-kanya kami ng lakad sa talipapa dahil iba-iba ang gustong bilhin at magkikita-kita na lamang kami sa napagkasundo ang lugar. Habang ako ay naglalakad, may isang matandang babae ang lumapit sa akin at sinabing huwag na namin ituloy ang balak naming pagtira sa abandonadong bahay. Napatingin lamang ako sa matanda na may halong pagtataka kung paano niya nalaman ang balak naming magkakaibigan. Sinabi pa niya, hindi lang isa kundi dosena na ang nakatira sa bahay na iyon at hindi sila masaya sa pagdating namin. Bago pa ako makapagsalita, tumalikod na siya at umalis, pero lumingon ulit ito sa akin at nanlilisik ang mga mata. Nung nagkita-kita na kami magkakabarkada, ay sinabi ko sa kanila yung nangyari sa akin. Pero tinawanan lamang nila ako at sinabing naduduwag na daw ako, kaya daw ako gumagawa ng istorya. Mga bandang alas 7 na ng gabi at naghahanda na kami ng aming hapunan. Ako at si Levi ang nagluluto. Nang biglang nagalit ito sa akin dahil daw kanina ko pa daw siya pinagtitiripan nung sinabi ko kung ano ang pinagsasabi niya. Asar na asar itong ikinuwento sa akin na panay kalabit ko daw sa kanya habang naghihiwa siya ng gulay at itinatago ko daw ang kutsilyo. Bigla na lang daw makikita niya sa ibang pwesto. Mariin kong itinanggi yun dahil busy din ako sa aking ginagawa. Nagkatinginan kaming dalawa at hinanap ang ibang mga kaibigan namin na baka sila ang may gawa nito. Ngunit sila ay nasa labas at busy din sa pagsiga ng mga tuyong dahon. Habang kami ay naghahapunan sa kusina, napakalakas ng tawanan, kwentuhan at asaran namin sa isa't isa nang bigla kaming may narinig na kumalabog mula sa itaas. Napatahimik kaming lahat at nagkatinginan. Pinapakiramdaman kung ano at saan nang gagaling ng ingay na ito. Rinig na rinig namin na may naglalakad sa itaas dahil napakabigat ng bawat lakad nito. Nagtayuan kami at nagmamadaling umakyat sa itaas para malaman kung sino ang andoon. Kanya-kanya kaming bukas ng pinto ngunit wala kaming nakita. Sinabi na lamang ni Dennis, nagsisimula na, handa na ba kayo? Sabay tawang pang-aasar, bumaba na ulit kami at nagpatuloy sa pagkain.
Yun ang unang gabi namin doon sa bahay na iyon. Kinaumagahan, ako ang unang nagising sa aming lahat. Kaya napagdesisyonan kong ako na lamang ang magluluto ng almusal. Pagkatapos kong maghilamos ay bumaba na ako para maghanda ng makakain. Nang nakita ko ang isang kaibigan naming si Patrick nasa harap ng lababo at nakatayo, ang sabi ko na lamang sa kanya, "Gising ka na pala, magluluto na sana ako ng almusal natin." Ngunit hindi ito kumibo. Umalis muna ako sandali para magyosi sa labas. Pagbalik ko ng kusina, wala na si Patrick. At napakamot na lamang ako sa ulo at itinuloy ko na lang ang unang plano kong magluto ng almusal. Mamaya-maya lang ay nagsibabaan na ang mga barkada ko at tinanong ko si Patrick kung bakit bigla na lang siyang nawala. Laking pagtataka niya sa sinasabi ko dahil kakagising lamang daw niya at kasabay niyang bumaba ang ibang kaibigan namin. Sinabihan ko na lamang siya, "Lakas mong mag-trip ah." Bandang tanghali ay naiwan ako sa bahay habang ang ibang kasama ko ay nagpunta sa bayan para mamili ng aming makakain. Wala akong magawa noon kaya ako'y nag-iikot-ikot muna sa loob ng bahay at naghahanap ng mapaglilibangan nang may makita akong isang lumang transistor. Walang baterya at wala ding saksakan ng kuryente. Kaya inilagay ko na lang ito sa isang tabi habang naghahalungkat pa ako ng pwedeng paglibangan nang may naaamoy akong usok. Yung usok na galing sa sigarilyo pero matapang ang amoy nito. Maya-maya pa ay may narinig akong kumalabog sa pintuan. Ang akala ko ay ang mga kasama ko na bumalik na. Kaya bumaba ako para puntahan sila. Ngunit walang tao habang ako ay nakatayo sa baba. At nagtataka kung sino yung pumasok ay narinig ko na naman ang paglalakad sa taas ng bahay. Pero mabilis na ang paglalakad nito, parang tumatakbo. Kaya agad-agad akong umakyat para tignan kung sino ito. Binuksan ko ang bawat pinto pero walang tao. Nagtatayuan na ang balahibo ko nang biglang may musika akong naririnig galing sa radyo. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang tunog na iyon. At dun ko nalaman, nanggagaling siya sa lumang radyo. Nanlaki ang mata ko dahil wala namang baterya ito at hindi naman nakasaksak. Paano ito tumutugtog? Napaatras ako dahan-dahan nang may bumulong sa likod ko. Ang sabi, "Umalis na kayo. Alis. Alis." Napatakbo ako pababa ng hagdanan at may naramdaman ako may puwersang tumulak sa akin at doon ako muntik mahulog sa hagdanan dahil napakapit ako sa hawakan. Nagmamadali akong lumabas at hinahabol ko ang hininga ko. Hinintay kong dumating ang mga barkada ko dahil hindi ako papasok doon mag-isa. Pagdating ng mga kasama ko, ikinuwento ko sa kanila ang nangyari at sinabi kong hindi na maganda ito at nananakit na kung anuman ang nasa loob ng bahay. Sumang-ayon naman ang dalawa naming kaibigan at napagkasunduan naming umalis na kami kinabukasan. Sinabi ni Dennis na sayang daw ang pagpunta namin doon kung dahil lang doon ay aalis na kami. 2 araw pa lamang daw kami sa bahay, lubusin na daw namin. Basta daw simula ngayon, huwag na lang daw mag-isa. Kahit labag sa kalooban ko ay pumayag na lamang ako. Ilang oras ang nakalipas ay narinig naming sumisigaw si Levi mula sa second floor. Nagtakbuhan kami sa taas ng bahay at naabutan naming nasa isang sulok si Levi at parang takot na takot. Ang kwento niya daw ay nakahiga daw siya sa kama nang may biglang may narinig siyang boses na mga batang nagtatawanan. Hinahanap daw niya kung saan nanggaling ito pero wala daw siyang makita. Ngunit patuloy ang tawanan at pawang napakalapit lamang ng mga ito. Maya-maya daw ay may humawak daw sa braso niya ng mahigpit at doon na siya napasigaw. Nung last day na namin, hindi namin maintindihan kung bakit walang kuryente sa bahay. Kaya ang gamit namin ay mga flashlight at gasera lamang. Nagiinuman kami noon at nagkukwentuhan. Pinag-uusapan ang mga na-experience namin sa bahay na yon nang mag-aya itong si Patrick na mag-spirit of the glass dahil sa medyo may tama na
ang alak sa amin. At since na last day na namin sa bahay na ito, pumayag kaming lahat. Gumawa si Patrick ng board gamit ang papel na sinulatan lamang niya at isang manipis na klarong baso. Nung sinimulan na namin ay agad gumalaw ang baso. Nung una ay nagtatawanan pa kami at nag-aasaran dahil baka isa lamang sa amin ang gumagawa nito. Ngunit nawala ang kalasingan namin nang may maamoy kaming amoy asupre. Nakakarinig kami ng madaming yapak sa itaas ng bahay. Mga boses na hindi namin alam kung saan nang gagaling. Mga bulong na parang galing sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa ay may tumatawa sabay bandang hagdanan. Sabay-sabay kaming nag-flashlight nang makita naming may isang nilalang na nakaupo doon. Nakakatakot ang itsura nito. Kulay pula ang balat na animoy na sunog na parang naaagnas. Nakangiti siya sa amin. Ang tutulis na mga ngipin nito. Puro itim ang mata. Titig na titig siya sa amin. Nagsigawan na kami at agad-agad nagtakbuhan palabas ng bahay. Tandang-tanda ko pa na naggagalawan ang mga upuan at lamesa na parang hinaharangan kaming umalis. Pagkalabas namin ng bahay ay hindi na kami bumalik sa loob hanggang kinabukasan ng umaga. Sabay-sabay kaming pumasok at agad-agad kinuha ang mga gamit. Pero hindi kami nagpapaiwan mag-isa. Sa sobrang takot, hindi ko makakalimutan ang nangyari na yon sa amin. Kung ano man ang tawag sa mga nilalang na yon, ay hindi ito normal at delikado sila. Kung nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa kwentong takutan na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe at huwag niyong kalimutang i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload.